Hello guys, good morning to everyone. Welcome to Sir Mio's Garden. Sir Mio Vlogs is here. Please do like, share, and subscribe. Hello guys, good afternoon to everyone. Welcome to my mini paradise, my mini garden in Gomez Street, Pamplona 1, Las Piñas City. These are where the lucky charms, the lucky house plants, and feng shui house plants are located. This is Sir Mio's Garden. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalusugan at kalagayan sa araw na ito. And for today's vlog, it's another garden update about one of the most popular in-demand trending house plants next year. Ito po yung tinatawag nilang Dracaena angustifolia. This is one of the varieties of Dracaena that is easy to propagate, easy to care for, minimal caring is required, and this is best propagated by means of stem cutting. So guys, yung nakikita nyo is already the propagated one. So I decided to propagate this by means of stem cutting, and to my surprise, I was not really expecting that I will be coming up with a good result. And this is now the third propagation that I have, and I want to share this to you that nung ginawa ko to guys, nung nagpropagate ako, maraming blessing talagang dumating sa ating buhay. Kaya po ako nagpropagate ng ganitong halaman guys is meron po akong pagbibigyan neto. And this is already 3 months old. Hindi niya pa kinukuha guys kasi busy pa po siya at wala pa po siyang time para po kuhanin ito. So napakaganda ng kanyang pinaka dahon guys. Isa rin po ito sa mga halaman na money magnet kung ilalagay nyo sa right position ng inyong bahay. So, dito guys, nilagay ko siya sa east portion ng aming garden because east portion, yun po ang nagre-representa at sumisimbolo ng kasaganahan, kaswertihan sa buhay. Huwag po kayo magpawala neto, maghanap na po kayo. You may search on this plant through Lazada or Shopee or any online shops. And if you want, you can go to your near garden shops and ask for this plant. So napakaganda guys ng kanyang pinakadahon. Yung pinaka foliage niya guys is, even if simple lamang po payak po yung pinaka mahabang dahon niya, ito po yung magiging daan po para po bigyan niya tayo ng masaganang pamumuhay po. Kapag may green na color, lunti ang kulay sa ating bahay, yun po ang sumisimbolo ng karangyaan, kasaganahan, at kayamanan sa bahay po natin. Huwag na huwag po kayo magpapawala guys kasi po based on what I read in research, ang Dracaena angustifolia po, kapag inalagaan po natin siyang mabuti, ito po magagampanan niya po ang tungkulin niya bilang money magnet. So tinatanggal niya po lahat ng mga hindi kaaya-ayang enerhiya, masasamang elemento, anxiety, conflicts, argumento, sharp angle, mga negatibong enerhiya at vibes sa ating bahay. Kung mapapansin nyo guys, pinatong ko po siya dito sa aking, hindi ko po tinapon yung mga shells kasi po ang shells din po ang isa sa mga bagay na maghahatak ng kaswertihan sa buhay. Ipinatong ko po siya doon sa aking shells kasi po kapag pinatong niyo po ang halaman na to, ibig sabihin po kayo po ang pinaka-boss. Kaya ko po siya pinatong dito, yun po ang sumisimbolo na amo po natin ang pinaka kasaganahan at kaswertihan sa bahay. Guys, disclaimer lamang po, lahat po ng mga lucky charms, lucky and feng shui house plants ay pawang mga gabay lamang po. If you want to be successful, prosperous, wealthy, abundant, healthy, at if you want po na makamit po lahat ng inyong mga intensyon, pangarap, ninanais sa buhay, is of course, huwag po nating iaasa sa mga halaman. Sasamahan po natin ng sipag at syaga. Kapag may gusto tayo, talagang magbubuno po tayo ng pawis, dugo at puyat para po makamtan lahat po ng ating mga ninanais. Wala pong bagay ang madali, lahat po is pinaghihirapan. Sinasabi nga nila, isa sa mga pinakamakapangyarihang kataga, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Talagang
ang mga tao po ang kikilos para po sa ating magandang kinabukasan. Guys, wag na wag niyo pong hayaan na matuyo ang pinakadahon, kasi po kapag natuyo ang pinakadahon at natigang ang lupa, yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang oportunidad. Lahat po ng money magnet, feng shui, house plants na halaman po ay kailangan po nating alagaang mabuti para po magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang money magnet. Pwede din pong ilagay ito sa ating business area, especially doon sa main door, para po ma-absorb niya lahat ng mga hindi ka nais-nais na mga enerhiya na dala ng mga customers sa ating negosyo or hanap buhay. Short update lamang po ito, guys. And also, based on what I read in research, kapag nilagay mo ito doon sa pinaka-sentro ng inyong bahay, ito po ang magiging daan para po makamit natin ang ating mga intensyon sa buhay. Lahat ng mga pangarap natin is maaari po nating makamtan. At wag na wag niyo po siyang ilalagay sa kanlurang bahagi ng ating bahay, guys. Kasi po ang kanluran po ang nagre-representa at sumisimbolo ng kalubugan. Paglubog ng araw po ang isa sa mga hindi ka nais-nais na simbolo at karangyaan sa buhay. So best propagated by means of stem cutting para po mas mabilis ang ating propagation ng ating tinatawag na Dracaena angustifolia is, pipili po tayo ng isang tangkay na may haba na 5 to 7 inches at directly na itutusok po natin ang ating pinaka-stem cut sa ating moist na lupa. Huwag muna po nating diligan. Then ang pagdidilig po sa ating halaman is every 5 days. Yung propagated po na halaman ay wag na wag po nating ilalagay sa direktang araw, kasi po yun po ang dahilan para po masunog at hindi po maging matagumpay ang ating propagation na Dracaena angustifolia. Pwede din pong ilagay ito sa ating bahay, especially sa main door, para po ma-absorb niya at matanggal niya lahat ng mga negatibong enerhiya na dala ng ating mga bisita at ng hangin. Ito rin po ang isa sa mga halaman na nagtatanggal ng mga hindi ka nais-nais na elemento, toxins, chemicals sa ating hangin po. Kaya po provided by NASA, suggested and recommended by NASA, na isa rin po itong halaman na to sa air purifying at air filtering plants. Maghanap na po kayo ng ganitong halaman para po maalis po lahat ng hindi ka nais-nais na mga elemento sa hangin. Ito pong halaman na Dracaena angustifolia rin po ang magbibigay sa atin ng presko at masaganang oxygen na ating kailangan sa pang-araw-araw. Maraming salamat, guys, sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat. Enjoy the rest of our day, and that in all things, God may be glorified.